Yes, Arlene? Yes, Monica, tumistigo nga ngayong araw sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole siya ang dating empleyado ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si Anti-Fraud Legal Officer Attorney Thorson Montesquite na kung matatandaan natin na Monica naging kontrobersyal matapos magbiting sa pwesto dahil sa umano'y talamak na katiwalian sa loob ng ahensya. Isinawalat nito na mahigit kumulang 15 bilyong piso ang naibulsa ng mga miyembro ng Executive Committee na umano'y sindikato o mafia na nagpapatakbo sa loob ng PhilHealth. Ayon sa abogado, inutusan na rin umano siya ni PhilHealth CEO and President Ricardo Morales na kausapin si Presidential Anti-Corruption Commission na PACC Commissioner Greg Obelica upang ayusin ang issue sa overpriced na COVID-19 testing kit. Pakinggan po natin ang bahagi ng pakayag ni Attorney Thorson Montesquite. Ang aking natuklasan sa PhilHealth ay matatawag po na krimen ng taon o sa Ingles ay crime of the year dahilan sa pagsindikato sa pamimigay ng cash advance, ang interim reimbursement mechanism at ang pag-overprice at paulit-ulit na pagbili ng nabili ng IT equipments. Hindi pa direktang nasasagot ni Morales sa pagdinig ang mga bagong alegasyon, ngunit nauna nitong itinanggi ang mga paratang ng talapak na korupsyon sa PhilHealth. Samantala, ipinagtanggol naman ni Morales ang budget para sa information technology o IT system para sa PhilHealth na nagkakahalaga ng 2.1 billion pesos para sa taong 2018 to 2020. Ito'y matapos isiwalat ni PhilHealth Board Member Alejandro Cabading na base sa isinagawang internal audit report, mayroon numanong 734 million pesos na halaga ng mga IT resources sa 2020 proposed IT budget ng PhilHealth na wala sa inaprubahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa Information System Strategic Plan o ISSP ng ahensya. May mga software rin umano na milyong-milyong overpriced at paulit-ulit na binili. Katulad na lamang ng isang software kung saan 168,000 pesos kada unit ang orihinal na halaga na nakalagay sa inaprubahan ng DICT. Pero sa mismong proposed 2020 budget ng PhilHealth, 21 billion pesos na ang nakalagay na halaga nito. Ikinadidismaya rin ni Cabading ang hindi umano pagpansin ng mga opisyal sa mga internal audit report maging ang report ng Commission on Audit o COA. This is part of trying to cleanse PhilHealth. Bakit hindi nyo ba maintindihan yan? Ang tagal nyo na dyan. Hindi kayo magpipresent ng hindi nyo pinipresent yung COA audit if you are not being asked to. Tapos, hindi kayo nagbibigay ng financial analysis. Pagkatapos nagbigay na ako ng financial analysis, sasabihin ako daw ay nagpapasikat lang at tinamaan ng lintek. Ano ba yan? Ngunit nanindigan naman si Morales na wala umanong irregularidad sa 2.1 billion budget para sa IT system dahil kinakailangan anyang palakasin ang information database ng PhilHealth upang maiwasan na ang mga nawawalang pera dahil sa fraudulent schemes. Ayon kay Morales, mula sa 135 billion pesos na ginastos sa benefit payments noong nakaraang taon, tinatayang mahigit 10 bilyong piso ang nawawala na maaaring napunta sa fraud. At kung hindi anya ito masusolusyonan, aabot ang mawawalan ng pera sa 18 bilyong piso. I think it is a matter of explaining fully to the members of the board the details of the IT system. Because information system is very complicated, hindi ho niya maiwasan na dapat ayusin yung information system kung gustong mabawasan significantly yung fraud at saka inefficiency sa PhilHealth. Na-question naman ng ilang senador ang tila pagpabor ng PhilHealth sa paglalabas ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM sa ilang healthcare facilities na hindi naman COVID-19 referral centers o di naman kaya'y kakaunti lamang umano ang ilang ng COVID-19 patients. Ayon sa PhilHealth, 14 billion pesos na ang na-reimburse sa mga ospital at iba pang healthcare facilities mula sa 30 billion pesos na kabuuang halaga ng IRM. Sa presentasyon ni Senator Juan Pinolacson, kinwestiyon nito ang tila mabilis na paglalabas ng pera sa isang dialysis center samantalang may mga ospital umano na matagal nang humihiling ng tulong sa PhilHealth dahil napupuno na ng COVID-19 patients.
they appeal to us that the patients needed to be taken care of. Then we have about 50,000 dialysis patients. No, we're not dealing with dialysis patients. We're talking about COVID-19. Opo. But they said that these are people with comorbidities. Ano namba ka? Ikinagulat naman ng ilang senador na isang taon na lamang ang itatagal ng reserve fund ng PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, aabot sa 90 billion pesos ang net operating loss ng PhilHealth ngayong taon. At kung magtutuloy-tuloyan niya pa rin ang krisis sa pandemya at wala pang bakuna sa susunod na taon, inaasahang lulubo ito sa 147 billion pesos. Assuming that your projections are true, this is really a cause of concern for the entire country. When you're saying that in 2021, unless additional subsidies are given in the national budget, the PhilHealth system will in fact collapse. Is that what you're saying? Yes, sir. That's correct. Ayon sa PhilHealth, kakayanin pang makasurvive ng ahensya kung makatatanggap ito ng karagdagang subsidiya mula sa gobyerno. Samantala, Monica, sa isang pahayag, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nagpapatuloy ang kanilang ginagawang investigasyon sa mga alegasyon ng katiwalian sa ahensya. Yan po ay quietly being conducted by Yusek Kitain. Bagamat as we speak, nag-iimbestiga rin po ang Senado. So, kampante naman po kami na sa sabay na imbestigasyon ng ating Yusek Kitain, ng Presidential Management Staff at ng Special Office of the Presidential Assistant at ang Senado, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Monica, sa ngayon patuloy nating binabantayan yung iba pang response o kasagutan ng PhilHealth dun sa iba pang alegasyon na umano'y katiwalian sa loob ng ahensya. Dahil Monica, mahigit 8 oras na tumatakbong itong pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa Senado patungkol nga dito sa alegasyon ng korupsyon sa PhilHealth. Atin muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Quezon City.